Nakremate ng labi ng medical frontliner na na-hit and run sa Maynila noong nakaraang linggo. Natukoy na rin ang nagmamaneho ng naka-hit and run na sasakyan. Narito ang aking pagtuto. Yan ang sigaw ng pamilya at mga kaibigan ni Nurse Renz Perez, ang frontliner na na-hit and run sa Maynila noong nakaraang linggo. Matapos makremate ang kanyang labi, dinala nila ang kanyang abo sa bahagi ng Padre Burgos kung saan siya bumalagta matapos masagasaan. Sa dami ng sumama, hindi na naipatupad ang physical distancing. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, natunto ng Manila Police ang sasakyang bumundol kay Perez habang siya ay nagbibisikleta. Hindi nakuha ng mismong pagbangga ng itim na pickup, pero nakuha na ng paghabol sa pickup ng saksing nakamotorsiklo. Mabilis na kumanan sa delpan ng pickup at humarurot kaya di na nakahabol ang rider. Nakabusina rin po ako naman din para po sana i-call po yung attention niya na may nasagasaan. Kaya lang sir, wala eh. Nagmatulim pa ako eh. Dahil nakuha ang conduction sticker, natunto ng may-ari. Pero abogado lang nito ang pinaharap sa imbisigasyon. Sabi ng abogado, hindi ang may-ari ang nagmamaneho ng sasakyan. She was not aboard the vehicle at the time of the incident. And in fact, she did not know who was driving the vehicle at that time. Are you ready to name the person who borrowed the vehicle, attorney? The first name is Mohammed. I could not recall the full name. Kaano-ano daw po niya ito? The brother, a brother. Ah, brother, okay. Yeah, we already gave the name to the traffic people. Once na ma-prove namin, no, na talagang hindi pinahiram at sila yung occupant doon, talagang mananagot sila. Ang pamilya Perez hindi raw makikipag-areglo